Sumama na kayo! Sumama na kayo! Wala pa kayong inaasahan sa Pilipinas! Wala pa kayong hinihintay! Sino ba yung hinihintay natin na ipalik sa Malacanian? Kung hindi si Inday Sara, pagkalasan ng Republika ng Pilipinas, Inday Sara. Mabuhay si Duterte! Ako po ay nakikiusap sa mga kababayan ko. Magkakaisa po tayo. Araw ng Marsyal nung ngayon, naalala ko yung sinasabi sa akin ng lolo ko. Yung mga magulang, mga matatanda, mga lula namin, nililibing na buhay. Hindi ko makakalimutan, yung sinabi sa akin ng lolo ko. Sa ngayon, ako po ay nakikiusap sa inyo. Galing ako mismo sa Mindanao, pumunta ko dito sa Manila para may parating ko yung nangyayari doon sa Mindanao. Sa ngayon, supportan natin yung Maysong. Mabuhay ang Maysong! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay tayo lahat! Sino bang pwede patanggalin? Patanggalin natin. Bongbong bangag! Tanggalin natin. Sino ba ipapalit natin sa Malacanian? Inday Sara! Sino yung pag-asa natin sa Republika ng Pilipinas? Inday Sara! Asan yung 20 pesos na bigas? Asan yung 20 pesos na bigas? Sinungaling! Sino yung sinungaling? Bongbong Marcos, tanggalin natin sa Malacanian. Magkakaisa tayo. Dapat magmarsa tayo papuntang Malacanian. Kaso umulan eh. Galing ako sa Mindanao, akala ko diretso tayo sa Malacanian eh. Kung hindi umulan, may mga tawa tayo. Kami po ay taga Mindanao. Mangunguna para pumasok sa Malacanian. Panggalan si Bongbong Marcos, ipalit natin si Vice President Inday Sara. Sino ba yung hinihintay natin? Pag-asa ng bayan, pag-asa ng Republika ng Pilipinas. Sino ba yung pag-asa natin? Inday Sara, nandito na kami. Pag pumasok tayo, lumusog tayo sa Malacanian, kami po ay mangunguna sa Malacanian. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Salamat po mura sa moral leader ng mga kapatid nating Muslim. Mabuhay Maysong! Okay, may mga nagsasabi po sa atin, mga kababayang Maysong, na unti-unti na raw pa tayong nalalagas. Hindi lamang nila alam na nandun po sa magkabilang side. Mga vlogger, tutukan nyo po, magkabilang kanan. Magkabilang panig. O, nandiyan pa. At ngayon naman po, bago natin ibigay ang susunod na magsasalita, atin pong bigyan ng pugay ang urban poor ng iba't ibang mga lugar mula po sa Caloocan City, urban poor sector, Valenzuela, Quezon City, okay. Mabuhay Maysong! Dinatawagan po natin mula sa urban poor ang susunod nating panauhin at magsasalita, Enriqueta Katayong. Palakpakan po natin, mga kababayan! Nakatutok sa ulo mo, toto'y tumanong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa. Magandang umaga sa ating lahat! Mga kapwa ko Maysong! Nire-represent ko ang Urban Poor kasi hindi naman lahat ng problema ng Urban Poor nasosolve. Nasa atin, apektado tayo sa droga, kriminalidad, mga child abuses. Nandun karamihan sa Urban Poor na walang nasusolusyon. Ako, natumayo ako sa pabahay. Asa na yung pinapangakong pabahay ni PBBBM? Asa na yon? Libreng pabahay? Wala. Hindi totoo yon. Mayroon silang ipinatayo na ilang pirasong 48,000. Pero hindi yon para sa may
ang binibigay lang nila na puhunan, yung bayad ng lupa, building construction. Walang amenities, walang facilities, kaya sariling sikap ka. Tapos babayaran mo pa ng malaki, 3,000 sa loob ng 30 years. Agree ba kayo doon, kapako, mga urban poor? Ang hinahanap natin, yung affordable. Alam naman natin na walang libre. Pwede naman yon, yung paano naman yung mga urban poor na kagaya ko, na ang kinikita hanggang sa pagkain lang, pero walang sariling tirahan. Paano naman yon? Sino ang magsusolusyon nun? Yung pabahay na kayang-kaya natin, natitira tayo ng maayos at magkakaroon tayo ng hanap buhay sa loob ng pamayanan na tinitirikan ng mga pabahay. Sino ang magbibigay ng solusyon nun? Walang iba kundi ang ating magiting na mga Duterte at walang iba kundi si Sara. Si Sara na makatao. Payag pa kayo na lulukuhin tayo palagi, sasabihin may 6 million na pabahay. Ngayon nagkakabistuhan sa Kongreso, ang sabi ni Brosas, hindi daw totoo yung pabahay na 6 million. E di pinagluloko lang tayo. Kasama ko kayo na nabudol. Sumasayaw pa kami noon sa kalsada para ikampanya ang PBBM. Kaya lang ginawa namin yon kasi si Sara, kasama siya ni PBBM, pero Sara talaga kami. Kaya mga kapwa ko urban poor, magsama-sama tayo. Maiba naman yung totoong pabahay, yung totoong makataong pagtingin sa atin na mga urban poor. Karamihan kasi sa ating mga Pilipino ay nasa poverty line. Kaya dapat yung mga injustice na nangyayari sa atin, dapat magkaroon na yan ng kalutasan, magkaroon na yan ng justice. Kaya walang ibang makakapag-iban yan, kundi walang iba kundi si Sara. Sino gusto nyo maging presidente? Dama, tama yun. Kaya ngayon, ibalik natin ang Duterte. Kasi nung nandito ang Duterte, tumahimik ang droga. Oh, may justice. Nagkaroon ng kapayapaan ang mga kalsada. Nakakapaglakad tayo ng maayos sa kalsada. Kahit madilim. Ngayon, nakakapaglakad pa ba kayo ng maayos? Hindi. Oh, hindi. Kaya nananawagan ako sa lahat sa akin, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Ako, waray-waray ako, galing ako ng Samar. Nakapagbuo ako ng housing 1,440 families. Pero maraming injustice. Inagaw sa akin yung pamumuno. Ginawan nila ako ng mga kwento. Kesyo magnanakaw ako. Kesyo may manaamin ako. Lahat na nakasalanan inano sa akin. Ininagay sa akin. Kung ano ang ginagawa nila kay Inday Sara na pinagkakaisahan, ganon din ako pinagkaisahan. Alam niyo po kung sino ang namumuno ngayon? Niptis! Organizer ng Gabriela, si Wendy Dunasco. Yon ang namumuno ngayon sa Amba. Nakawawa yung mga nakatira doon. Nakakaranas sila ng mga harassment, mga injustice. Puro pamimiki, puro pamimira. Yun po. Pero ngayon, babawiin na namin yun. Asan yung mga taga-Amba? Taas ang kamay ng mga taga-Amba. Babawiin natin yun. Kasi tayo ang naghirap nun.